Welcome back sa Buhokgaming. So guys, for this episode, magkaroon lang tayo ng konting update, no? Para dito kay Beefarm. So, naglaro tayo ng several days. And yes, mag-withdraw tayo para kay Beefarm. Para magkaroon naman kayo ng idea kung paano na mag-withdraw ng shell. So, nagkaroon tayo ng quick tutorial before kung paano withdraw or paano withdraw yung shell. Pero syempre, wala tayong actual na shell pa that time. So, right now, I have several shell na. So, yun yung siguro doon tayo magpo-focus, no? So, ito yung mga avatar nga pala guys, napakita ko lang din sa inyo baka sa mga newbie dyan na hindi pa aware dito kay Beefarm. Pero yun nga, again, kailangan mo ng shell to withdraw the token, no? So, yung USDT, okay? 1 USDT is equivalent lagi yan sa 100 shell. So, for example, naglagay ako dito ng 9,000. So, technically, 90 shell yung pwede mong ma-withdraw. Okay, so ganun yung gagawin natin. Pero as you can see guys, meron akong 100 na USDT na. Okay, so ayun yung gagawin kong example. Pero pretty much, ganun lang naman yung gagawin. So 100 shell is equivalent to 1 USDT. So basically, 1,000 shell is 10 USDT. So make sure din na naka-ready na yung TRC20. Pag hindi pa, click mo lang yung edit address. Pero bago kayo mag-withdraw, meron pa yan mga something na dapat yung gawin. So, unang-una guys, kailangan meron na kayong level 1 VIP, meron na kayong tatlong ranches, and syempre, i-activate nyo rin yung isang dairy farm, no, para sa mga animals naman natin. So, yan. So, meron akong 1,800 gem or 1.8 million gem ang kailangan natin. So, nakikita nyo guys, 1,000 pa lang yung gem natin. So, kailangan kong bumili ng gem gamit yung shell naman natin. So, ganun yung gagawin natin since 1,000 na lang yung ating gem. So, kailangan mo lang mag-exchange ng gem. So, lagay lang natin dito. That's 1,000 tuloy na. So, 1,800,000 pala. Okay, so, tama na ba ito? 1,000,000. Ah, wait, double check ko guys ha. Dun sa ano natin para sure tayo. So, okay. So, 50, okay? Yan. So, ganun din yung gagawin nyo at i-double check nyo rin. Syempre guys, alam nyo naman, kahit token yan, no, pag kinonvert natin, pera pa din yan, cash pa rin. Mahirap naman kung sosobra. So, kailangan natin ng 1,800 na shell para meron akong 1.8 na gem. And then, syempre, lagay lang natin yung password. Yan, nalagay na natin yung password natin. Okay na, naka-exchange na. So, meron na tayong 1 million na gem, no? So, pwede na natin i-unlock to. Yan. So, yan. Tatlo na. No? Tatlo na yung ano natin. Yung land natin, VIP 1 na tayo. May tatlong land na tayo. So, ang kulang na lang natin is yung para naman sa farm natin. No? So, pakita ko lang ulit sa inyo guys para makita. Yun, no? So, pag withdraw kayo, TRC20, pag wala pa yung address nyo dyan, yung TRC20, pwede kayong mag-edit address. No? So, for example, nilagay ko is yung 100. So, may tax pa rin yan na 5%. Pero, yun nga, kailangan pa rin natin ng daily farm. So, pakita ko lang sa inyo. Once na kinlik nyo yung submit button, yan, click lang natin para makita nyo. Yun, no? So, kailangan natin ng ranch. Okay, activate natin yung ranch natin. Yung ranch naman, nasa bandang left side lang, no, para makita nyo rin. Hindi kayo malito. Okay, so baka mamaya yung iba sa inyo, nag-farm na, okay, hindi nyo alam, kailangan laruin nyo muna talaga tong game na to. Magpa-VIP 1, magkaroon ng tatlong lot, and then syempre, magkaroon ka ng isang ranch, which is pag nilaro mo naman guys, ma-achieve mo naman siya. Okay, so basically, hindi ka lang makakapag-withdraw kagad as long na hindi mo nakukuha yung tatlong requirement. Pretty much yun lang yung gagawin, okay? Kung nandito siya, no? So, pakita ko lang guys na yung mismong ranch. Nasa bandang kaliwa yun eh. Yan. Dito sa baba. Yan. Sa may martilyo, no? So, pag nag-VIP 1 ka naman, pwede mo na siya agad activate. So, kailangan mo ng 1,200 shell para ma-unlock mo naman tong ranch. So, ayun yung gagawin natin. So, confirm lang natin to para ma-unlock na agad natin, no? And then, may 7,000 pa naman tayo na shell. So, yan. So, na-unlock na natin. And then, yan. Pwede na tayo maglagay ng mga dairy, no? Mga chicken dyan sa ranch natin. Pero, for this tutorial, kailangan ko lang munang ipakita sa inyo, no? Para kung ma-meet na natin yung requirements. Yan. Okay na to. Lagay lang natin. For example, yung 100 na wi-withdrawin natin. So, if okay na, click mo lang yung submit and then confirm. Wait nyo lang sa TRC20 wallet nyo under Binance yan or
any wallet na gumagamit ng TRC20. In my case guys, minsan inaabot siya ng 30 to 35 minutes and then some scenario pa nga 1 hour no bago nila ma-receive yung USDT nila. Pero nare-receive din. Pero siguro yun nga lang, baka mamaya yung iba magpanic no na hindi nyo pa kagad nare-receive yung winitro nyo. Ayun nga, it will take some times no. Meron naman naka 5 minutes, 10 minutes din sa mga group chat, pero yun nga, hindi naman kagad siya instant na nawi-withdraw. Pero anyway, pag kinlik nyo naman yung history doon sa pinaka-panel, makikita nyo na na-activate na yung withdrawal ng token nyo. So make sure guys, kung magwi-withdraw kayo, ma-meet nyo muna yung mga condition para dito sa play to earn na to. Pero anyway, ganun kadali lang naman yung mga requirement. By just simply playing the game, okay, mamimit mo yung mga basic requirement para dito. So yung history niyan guys, nandiyan dyan at ito, chine-check ko lang yung conversion. So may 6,000 pa ako, pwede ko pa siyang i-convert for 60 US dollar. Okay, so guys, again ha, malapit na yung New Year. Happy New Year sa inyo lahat. Ingat kayo. And then, syempre, mag-ingat din sa pagpapaputok. Okay? And always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat! Mwah!